sumayo na po ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa banal ng pagdiriwang na ito, lalong-lalo na sa inyong pagkukulong ng mga apostolado ng panalangin ng unang distrito ng Diocese ng San Pablo. Patuloy nating dulog ang ating mga panalangin at patuloy nating bigyan ng diin ang sama rin natin ang intensyon ng Santo Papa para sa buwan na ito, ano ito, yung matigil ang paggawa ng mga armas na nakamamatay, so, na naging dahilan ng maraming patayan. So ito yung ating isama sa buwan na ito ng Hunyo. At upang maging karapat dapat tayong gumanap, pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lumang nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingam ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Inululog namin iyong pawiin ang tanang nakapipinsala sa amin at iyonawang panatilihin ang paikinabang naming walang halin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw ninyo, pagkatapos nilang pumasok sa Libya, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tobias, ano yun? Tugon naman nito." Patuloy na nagsalita si Rafael, "Mamayang gabi,
Doon tayo matutulog kina Raquel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang angalan ay Sara. Siya'y buktong na anak at imumukhain ko siya'y ipakasal sa inyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang mukmana sa lahat ng kayamanan ng kanyang ama. Matapos makilusap, lumakad na si Natobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ekbatana, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo ako sa kamag-anak kong si Rafael." Nagtuloy nga ang dalawa at naratlan nila si Rafael sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang pumati at nagbigay galang. Tinungo naman sila agad ni Rafael at ang wika. "Maligayang pagdating, mga kapatid. Tumuloy kayo." Dinala agad ni Rafael ang dalawa sa bahay. Matapos ang kanilang pagkikilala at pagkukumustahan, nagpapatay si Rafael ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang sanisalo. Bago kumain, samantalang si Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Asabias, hingin mo kay Rafael ang kamay ni Sara para sa akin." Ang usapan nila ay narinig ni Rafael, kaya sinabi niya kay Tobias, "Kumain ka at uminom. Magsaya ka ngayong gabi, sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba, sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit may pagtatapat ako sa inyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na may kamag-anak din. Ngunit bawat isa'y namatay na sila'y magsisipi. Ang paniwala ko'y hindi mangyayari sa inyo ngayon. Iingatan ka ng Panginoon. Kaya kumain ka, uminom at pumanata." Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtang si Sara." "Mangyayari ang nais mo," tugon ni Rafael. "Ayon sa kautosan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Yan ang papasiyahan sa langit. Kaya kunin mo na siya at mula ngayon, ikaw ay kanya at siya naman ay ninyo magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan." Pagkatapos, tinawag ni Rafael si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, "Tobias, ayon sa kautosan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan." Tinawag ni Rafael ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulatay magpapatunay na ibinigay niya sa Sara ay Tobias bilang asawa ayon sa kautosan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon sa Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan." Bumangon nga si Sara at nanalangin sa Tobias, "Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan.
Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal, magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, itinagpupuni ng tanang inapan. Si Adan ay tao na iyong nilikha. Asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa. At ibinigay mo katuwang sa paggawa. Ang sangkatauhay sa kanila ng muna, di dapat mag-isa ang tao, iyong wika. Gawin natin katuwang na kanyang kamukha. Ang pagkaasawang pinasok ko ngayon, biudyok ng nasa, Diyos na Panginoon, tunay na matapak aking nilalayon. Itong aming buhay naway magkaroon ng awang at lakas sa habang panahon, nang hanggang pagtanda kami magkatulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na tao ay takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay ang mahanap na ating kay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang Thank you.
Sumay niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, isa sa mga iskriba ay lumapit kay Jesus at tanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, yan lamang ang Panginoon. Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na igit sa mga ito. Ama po, Guru, wika ng iskriba. Totoo, ang sinabi ninyo, isa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga. Kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya sinabi niya, malaki ka nang mapabilang sa mga pinagkaharian ng Diyos. At wala nang mahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. So ako po'y nagpapasalamat at sa araw na ito ay kayo ay narito at tayo ay nagsama-sama magpuri sa Diyos, magkatipon sa banal na pagdiriwang ng misa na ito, na mga apostolado ng panalangin sa District 1. Masan po yung mga bekari ng Santa Rosa? Nandito ba bekari ng Santa Rosa? Ay, hindi nyo masama ang bekari ng Santa Rosa. Bekari ng Binyan. Mag-iisa, dami. Ha? Hindi kasi nataas ang kamay eh. Asan ang bikari ng Binyan? Dalawa. Tatlo. Bikari ng San Pedro. Bikari ng Holy Family. Maraming salamat po. Hindi yung pala kasama ang Santa Rosa. Sa mga katikista kasi kasama namin ang Santa Rosa. Yung bekari ng Santa Rosa, no? Kasi bago yung bekari ng Santa Rosa. No? Dati kasi ay additional bekari po ngayon. 13 bekari na po tayo ngayon. No? Yung dati po bekari ng Santa Rosa ay kasama ng bekari ng Kabuyao. Pero dahil nag-iwalay na po ang bekari ng Santa Rosa at saka Kabuyao, kaya mayroon ng sariling bekari yung Santa Rosa, sumasama na ako sa bekari ng First District. No? Kasi ang Santa Rosa kasi First District. Dati ako kasi yung Bekari o Kabuyao, yung Kabuyao kasi 2nd District, no? Nung hindi pa ako nahaki yung Kabuyao at saka ang Santa Rosa. No? Nung una kasi iisa silang Bekari. Pwede na po, no? So welcome po sa aming maliit na parokya. No? At medyo mahirap hanapin. At medyo mainit, hindi po kami aircon, no? So, ipanalangin po namin yung aming parokya. Isa rin po sa nais namin sa nang maayos yung aming
mapalamig ang aming parokya. At unahin muna namin ang aming glory. Sama niyo po sa panalangin. So, pagkakataon po na kung saan ay ang ating mga pagbasa, ay higit sa lahat ay yung ating ebanghelyo ay tumutukoy sa anong pinakamahalagang utos. Well, alam niyo po yung pinakamahalagang utos. Yung summary ng Ten Commandments. Ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. At ibigin ng kapwa kaya ng sa sarili. Pero makikita po natin dito, siguro, magtatanong tayo, no? Bakit sinabi ni Jesus na magaling na doon yung pariseo na ipinahayag ni Jesus, samantalang inulit lang nito yung sinabi ni Jesus, no? At sinabihan siyang malapit ka na sa paghahari ng Diyos. Well, kasi po yung sinabi ng pariseo may application. Naiintindihan ng pariseo. Ano yung naiintindihan ng pariseo na sinabi niya? No? Na yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Anong sabi? Higit sa anumang uri ng susunuging handog. May inilagay siyang application sa kanyang pagkaunawa. Na hindi lang basta may susunugin handog. Kasi pag sinabi natin susunugin handog, ito po ay isa sa mga pagkilos ng mga Hudyo, no? Noong ang templo ng Jerusalem ay naroon pa. Kasi ngayon po, wala na yung templo ng Jerusalem. No? Nasira. Noong 70 AD. No? Yung paghahandog po ng mga hawin ay ginagawa lamang sa templo ng Jerusalem. No? Hindi po katulad natin kung anong ginagawa natin sa parish church kapag nagmimisa, pwede natin gawin sa villages, sa mga chapels. No? Kapag sinabi ng susunuging handog, yung tinatawag po natin animal sacrifice. No? Yung paghahandog ng mga hayop na sinusunog. No? Sinusunog. Kaya nga sabi na susunogin handog, burn offerings. No? Bagaman to, wala kasi tayong makita rito ng sinagoga. No? Pero pag sinabi natin sinagoga, yung ginagawa ngayon, hindi yung ginagawa dyan yung born offering sa kanilang sinagoga. Ginagawa lamang ang born offering saan? Doon sa templo ng Jerusalem. No? Sa templo ng Jerusalem. So mula po ng 70 AD, wala na silang susunogin handog. No? Yung mga Hudyo. Pero anyway, kasi para sa nang makita ninyo yung kaisipan na, ano ba yung susunuging handog? Anong halimbawa ng susunuging handog? Yung paghahandog po ni Noah, no? Pagkatapos ng baha. So, pag-aalay siya ng burnt offerings, susunuging handog. Yung iniaalay ay sinusunog. Animal sacrifice. So, anong ibig sabihin? Sinasabi nung pariseo na kung ikaw ay naghahandog pero wala kang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, kulang. Kulang.
kung anumang sakripisyo na ginagawa ninyo, pero walang pag-ibig. It is not born out of love. Hindi ito pinanganak sa pag-ibig. Ginagawa mo lang ito. Gawa ng ito ay bahagi ng kautusan. Ay wala daw kwenta. So sinasabi ni ng Pariseo na alin, kinakailangan ang lahat ng iyong susunuging handog, dapat may kaakibat na pag-ibig. Dapat may kaakibat ng pag-ibig. Sabi niya niyo, dapat lahat ay lagyan mo ng lambing. Pero sabi ko, dapat ay lagyan mo ng love. Dapat lagyan mo ng pagmamahal. Dapat lagyan mo ng pagmamahal. Nandoon yung paglalapat ng pagmamahal. Halimbawa po ito, itong district group ninyo. Ba't kayo nagpunta rito? Ah, kasi obligation. Kapag walang pag-ibig, ako, hila-hila ninyo ang paa ninyo. Ah? Isa yun, isang halimbawa yun. Ah? Pero kapag ginagawa ninyo na may pag-ibig, ah, nagiging madali. Maging madali yung pagkilos. Maging madali yung pagkilos. Kasi bakit? May kasamang pag-ibig eh. Hindi naging mahirap. Bagamat hindi ko sinasabi hindi mahirap. Pero ganun kasi yung pagmamahal. Kapag nagmamahal ka, na naging madali ang pagkilos. Napakadali ang gawain. Kasi bakit? Mayroong pag-ibig. May kasamang pag-ibig. May kasamang pagmamahal. Kaya nga po, ang inyong insignia, no? Mga apostolado ng panalangin, inialin yung banal na puso na Jesus. Bakit? Kasi pinapaalala sa inyo na lahat ng inyong pagkilos kasama ang panalangin ay kinakailangan na itong gawain na ito ay nagmumula, ipinanganak. Ayan yung gamitin ko yung salitang ipinanganak. No? Gawa ng pag-ibig. Kaya bahagi yun, no? Kung yung pumapapansin, tinan ko sa inyo may asawa, taas ang kamay. Oh, wala kang may asawa? Wala kang may asawa rito, ano? Kasama naman ang may asawa. May, kahit ako dating may asawa, no? Yung mga nakapag-asawa, taas ang kamay. Yan. Sino po yung walang asawa, walang naging asawa? Matandang dalaga o matandang binata. Paso kamay. Oh, okay. So, akaunti, kalimitan ng asawa. Kaya po yung una nating pagbasa. Yung makita natin, yung una nating pagbasa, ito po yung sa pag-aasawa ni Tobias. Kung inyo po napakinggan, yung una nating pagbasa kanya, medyo mahaba ho, no? Kasi isa po yun sa kapag pinag-usapan natin yung pag-ibig, isa po sa magandang representation ng pag-ibig rin, ang buhay ni asawa. No? Kaya, kundusin, kayo may mga may asawa, mas madaling makarelate. Kasi bakit? Ay, talagang nakita ninyo kung paano trabaho ng buhay may asawa, no? Hindi madali, no? Pero naging madali, bakit? Gawa na pag-ibig, no? Gawa ng pag-ibig, no? So yung ating pong pagbasa kanina mula sa aklat ni Tobit, no? Na nakita po natin
na si Rafael, si Angel ng Abel at saka si Tobias ay nagpunta kina Raquel. Medyo makita po natin sa lumang tipan, no, ay ibang mga pamantayan ng pagkilos, pero ang makita po natin dito alin, yung pagkuha ng kamay ni Tobias kay Sarah kay Raquel. Si Raquel po kasi inanay ni Sarah, no? Hindi po nabanggit dito yung ang tatay, no? Pero yun po, no? Ay at nakita rin po natin alin na itong si Sarah ay 7 beses nang ikinasal, no? At 7 beses na rin nabato, no? Bakit? Kasi sa first night pa lang, ha? Namamatay na agad yung asawa, no? Hindi, ano? First night pa lang, patay na yung asawa, no? Dapat yung araw ng kaligayahan ay naging araw ng kamatayan. Eh, sino pang magpapakasal dyan? No? Sino pang magpapakasal dyan? Ay, 7. 7 na naging asawa. 7 na ang namatay. No? So, ngayon, si Tobias kasi, no? Ay, later on, makikita natin sa aklat ni Toby. Si Tobias ang tatay ni Toby. No? So, kaya ang ano, aklat ni Toby. So, si Tobias ay tatay ni Tobit. At si Sarah, nakita natin na asawa ni Tobias ay ang nanay ni Tobit. So, wala ho tayong aklat ni Tobit kung namatay si Tobias sa araw ng kasal ni na Tobias at Sarah. Pero ano nakita natin dito, no? Ano nakita natin dito? Na doon sa gabi nung kanilang kasal, anong ginawa ni Tobias? Kasi nanalangin, no? Nanalangin. Kaya po yung huling bahagi, oh, ng binasa sa inyo alin, ang panalangin ni Tobias na alin, na ang kanyang pagpapakasal kay Sarah ay may malinis na intensyon na pangangalagaan niya ang kanyang tungkulin ng buhay ng asawa at inihiling na rin sa kanyang panalangin na rin gabayan sila ng Diyos. Pero ibig ko naman sabihin, pag pinag-usapan namin ang pag-ibig, yung mga may buhay ng asawa ay may hands-on talaga kayo, no? Kasi talagang maliwanag kung ano yung ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. May kaakibat ng pag-ibig. Nagagawin mong lahat para sa iyong asawa, para sa iyong pamilya. Marami kang isasakripisyo. Kasi bakit? Ay, mahal mo ang iyong pamilya. Mahal mo ang iyong pamilya. So, ang sabi ko nung pariseo, kinakailang palaging may kaakibat ng pagmamahal. Na higit pa sa lahat ng susunoding handog. Lahat ng susunod ng ito. Kasi kung minsan nung kasi, ang iniisip natin ay alin, mas mahal yung pag-ibig ng isang tao kapag mas malaki yung ibinibigay niya. No? Ang sinasabi ngayon dito sa ating ebanghelyo alin, na yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, halimbawa, ang inihain niya, mas malaki yung inihain niya. Pero ang sinasabi ito ay, alin ba dyan ang
ng may kaakibat na pag-ibig. Alin dyan ang ipinanganak mula sa pag-ibig? Ang ipinanganak mula sa pag-ibig. Yun po yung mahalaga. Yung pag-ilos na ipinanganak mula sa pag-ibig. Nais ko mong gamitin yung phrase na yun. Born out of love. Ipinanganak mula sa pag-ibig. At yun yung hamon. Kinakailangan ng lahat ng ating pag-ilos si Alev. Ipinanganak, gawa ng pag-ibig. Yung gawain natin para sa Diyos at gawain natin para sa ating kapwa-tao ay dapat ipinanganak gawa ng pag-ibig. Hindi lang basta gagawin mo, ngunit may kaakibat ng pag-ibig. So, yun yung hamon na ipinamamanig ko sa atin ngayon, sa ating ebanghelyo. No? Kaya yung sinasabi ng iba na na yung pahayag po ni kaya po Francis, yung Evangelium Gaudium, the joy of the gospel. Kasi yun ang ibig sabihin ng joy of the gospel. Ang kagalakan ng Evangelio, bakit? Bakit mayroong kagalakan? Ay, kung ano mayroong pag-ibig. No? No? Kapag kayo ay in love, lahat ng pag-ilos nyo ay nagbibigay ng kagalakan. Nagbibigay ng kagalakan. Kahit na, sabi na natin, kahit na sa pamilya, no? Na yung isang pamilya, nagsasalo kayo ng tuyo at itlog lamang. No? Pero kayo ay nagmamahalaw. Ay makikita ninyo na rin, higit pa sa isang pamilya na ang kanilang ulam ay lechon. Pero hindi man lang sila nakikita at nagsasalo sa kanilang kapagkainan. So yun yung hamon na pinapahayag mo sa atin. At sabi nga ho, sa panyaya na ipinahayag din po, no? Kasi bakit? Yan yung ginawa ni Jesus. Yan ang ginawa ni Jesus. Ang kanyang paghihirap at pagkamatay sa krus ay alin? Ipinanganak mula sa pag-ibig niya sa atin. No? Gawa ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya alin, masaya kang naglilingkod. No? Masaya kang maglilingkod sa simbahan. Kapag dumating na, lalo-lalo kapag panahon ng unang Biyernes ng buwan. Pero sabi nga po natin, yung patuloy po yung pag-iaya, na nawa din po, na lalo-lalo na sa mensahe ng Fatima, na ipinagdiriwang natin para po sa taon na ito, 100 years. No? Sabi nga nung iba, parang mayroong na sabi nga ay ngayon daw alas 8 ng umaga, di ko alam, ay meron daw intention ng Santo Papa na magdasal. Well, hindi ko clarified yun, no? Hindi ko clarified kasi gawa lamang ng social media. Sabi ko, walang problema sa atin kasi bakit? Ay tayo, kapag ngayong araw na ito, Webes, mayroon kasi kami dyan vigil, sa tabi, oh. Pag Webes, may vigil kami dyan, eh, no? 7 o'clock in the morning hanggang 7 o'clock in the evening. Tuwing Webes po yan, na may intention kami para po lalong-lalo na sa mga may sakit at sa mga nag-aalaga ng mga may sakit kasi po yung aming patron ay si San Martin de Porres. No? So, pero nung kami bigyan, eh, sabi ko, hindi natin problema kasi bakit? Tayo yung palagi nagdarasal. No? Kung ano man yung intention, yung panyaya kung misa na ito, manalangin tayo. So, hindi natin naging problema yan kung palagi tayo nagdarasal. No? Pero isang panyaya, sa isang daang taon ng anibersaryo ng mahal na din ng Fatima, ang kanyang namundo, tatlo,
Tatlo kasi yung dakilang mensahe, no? Isa po dun sa tatlo ay ulit. Go to Mass. Go to Mass. Magsimba kayo. Magsimba kayo. Hindi lamang every Sunday. Hindi lamang every first Friday. Ibig sabihin kasi na magsimba kayo every first Friday. Idagdag na yun sa every Sunday. No? Pero kung titingnan po natin ang mensahe ng mahal na Bern ng Patimayarin, magsimba kayo araw-araw. 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 Kumisa nung mahirap. Pero sabi ko nga, kung yun ay ipanganganak, gawa ng pag-ibig, ay siguro po ay mabibigyan natin ang ibig. Kasi yun ang mensahe ng mahal na Birheng Maria, ng Fatima, para malamaran ang hamon ng kasalukuyang panahon. Yan po yung 100 years ago na. Pero hanggang ngayon ay nananatili pa rin hamon. Pero yun, no? Makapagdarasal tayo. Sana po, kung may panahon kayo, go to Mass every day. Go to Mass every day. Sabi nga, kung talagang lang tayo, kung alam nyo kung talagang nag-checks tayo, pinapasok tayo checking eh. Kung minsan yung iba, tinatawaran natin kasi may ibang mga simbahan, may checking sila. Meron silang report card doon sa harapan ng kanilang simbahan. No? Para malaman kung sino yung nagsisimba. Tayo wala nun eh. Kasi pero bakit ano? Pero kung talaga sana, kung talaga every Sunday lang tayo nagsisimba. Kaya nga sinasabi, Father, bakit kulang ang kakalaman ng mga Katolikong Kristiyano? Hindi nyo kinakailangan ng extra, extra na pag-aaral. Ano lang ang laking hamon? Simply go to church and celebrate the Mass every Sunday. No? At makinig. At makinig. Hindi nyo kinakailangan na mag-special session para magkaroon kayo ng sapat na kalaman tungkol sa ating pananampalataya. No? At samahan ninyo ng may pagmamahal. No? Samahan ninyo ng may pagmamahal. Kasi kung kayo pumunta ng linggo para magsimba na hindi nang galing gawa ng ipinanganak sa pag-ibig, sabi ni Ellen, kahit na yung sermon o yung pagbasa ng unang pagbasa, no? Katulad ngayon yung pinahayag ng pagkuha ng kamay ni Tobias sa kamay ni Sara, parang baliwala lang, no? Pero marami sana akong kasasabihin, no? Kasi napakalawak unang pagbasa, katulad ng limbawa ng ano, sa lumang tipan, ang kinukuha pa ng asawa, kamag-anak. No? Kasi kapag kamag-anak eh, no? Ikaw ang isa ko pinakamalapit na kamag-anak. Kaya may karapatan ka kay Sara. No? Yung binahagi ko sa atin ngayon sa unang pagbasa. Well, anyway, sa ibang pagkakataon na natin bigyan ng panghinila yun. No? Ang punto ko lang, mga ulit, samahan natin ng may pag-ibig. No? Kasi bakit? Kapag sinamahan natin ng may pag-ibig, maiintindihan natin. No? Maiintindihan natin. Katulad ng pag-iintindi ninyo sa inyong asawa, no? Sa gitna ng kanyang maraming kahinaan, sa inyong mga anak na pangungulit, no? Maiintindihan ninyo bakit? Ay, ipinanganak mula sa pag-ibig. No? Mula sa pag-ibig. Pero yun po sana, no? If we could only go to Mass every Sunday. Pero ang aking hamon sana po yun. Ang unang-una sana makatagpo doon sa hamon ng mahal na Birheng ng Fatima, yun. Ang mga apostolado ng panalangin. Well, it is a challenge. Huh? It is not an obligation. Huh? Nalim, magsimba every Sunday. Huh?
Magsimbang every day. Sorry, every day. Every day. So, yun naman ang bigyan natin na higit ng pagkakataon na kung saan inawa po, makita po natin. Ano pa? Yung sana po pakinabangan natin. Ano, alam nyo, yung patuloy ko pong hamon na ipinamamanig ko, lalong-lalong sa lahat ng apostolado ng panalangin, ano, na